Nandito tayo sa Mesilla, guys. Si Nico, gusto niya mag-fishing. Pero, magbo-boat siya, guys. Hindi kami sasama ni Anika kasi wala kaming dala na... ano yan? Yung life jacket ba? Kaya, si Nico lang. Pero maghihintay lang kami ni Anika dito sa shore. Tsaka ayoko rin talagang sumama kasi sobrang init, guys. Gusto ko yung nasa lilim lang ako kasi sumasakit ang ulo ko kapag sobrang mainit. Daming mga tao ngayon, guys, andoon sa beach, oh. Yung mga mapuputi, gusto magpaitim. Tayo na lagom, nasakit naman kayo, panit, guys. Okay lang man sa akin, kaso lang masakit kasi sa balat yung init ng araw talaga dito. Sobrang daming tao, guys. Grabe, nagbabad talaga sila sa init. Kasi today is very sunny hanggang gabi, guys. Walang ulan. Magre-rent lang si Nico ng boat for 1 hour kasi wala naman kaming own boat dito. Pero yun nga yung plano niya, magkaroon ng own boat na dito nga i-dock para unlimited yung kanyang fishing. Kasama na lang kami ni Anika, guys, kasi meron naman pala sila dito ang life jacket para magpainit na lang din talaga. Sobrang dami talagang tao ngayon dito sa Mesilla. And grabe, sobrang init talaga, guys. Yan, nilalagay na yung tulpa, guys, or yung cover sa boat para hindi pumasok yung tubig. Meron din silang mga ganito dito, guys. So, for rent din yan siya. I don't know how much yung pero mura lang naman. Pero yung boat na ganito, 10 euros lang siya per hour. Mga wala sa plano talaga itong mga lakad namin, guys, and laging natutuloy talaga basta wala sa plano. Sobrang init today, pero laban Japan tani, balag walay sunscreen, okay lang kay lagong lang puteraan, pero sakit dito sa naungang init, eh. So we're sailing, guys. Is it nice, Anika? Maybe let's just stay in the middle and then let's try if fish will come. So ako ang hahawak ng fishing rod, guys. Tapos si Nico ang... Woo! It's so balloon! Si Nico ang magtatawag nito. Magsasagwad. Si Anika, dyan lang yan siya sa gitna, guys. Huy, Anika, your phone, ah? Your phone will need fall down, then you don't have phone anymore. Pag umahangin ba, nagabalod-balod, eh. Kuya Juan, punta niyo, eh. Dito na kami sa gitna, guys, ng lake. Yung sa taas dun, guys, oh, dyan kami nagpunta ng winter, yung may skiing resort pa. Pero ngayon, puro yan siya green dyan ngayon, guys. It's still working or nagpo-function pa rin sila. Meron silang different activities pa rin doon. Pero pag winter, for skiing talaga yung hill na yan. Tapos yung lahat, guys, kung saan kami nagpi-fishing, doon yun man na sa kabila. Uy. It's balud-balud. Ako ang may hawak nitong fishing rod ni Nico, guys. Tapos, hindi ko ang taga-sagwad. Sabi ko, paano ko malalaman kung meron ng isda? Sabi niya, kapag meron ng strong pull, yun, meron na yung isda. Natry ko naman na siya nung andun kami sa Ranwa kasi ako yung humawak din. Let's try this time kung meron tayong makuha na isda. Yeah, meron na kami isda, guys. Dani, ota si Dani yung nandun. Oh my God, we're going to fall on the water. May isda na kami, guys, ang lagi ng oven. Hey, hey. Ay, nakuha na kami isda, isang oven.
get our second fish, guys. It's another ahavin, but a little bit smaller. Get another one! Get another one, guys. It's a little bit bigger. It's ahavin. Yay! Daddy, your face is so red. Yeah. It's an outing. Ah, you're get 10? We got one fish, but it went away. What did Nico do? I lifted just the sima, not the sima wire. He lifted the sima, he didn't get the net. Oh, it's get like stuck there. Or that's where we have that fishing net. We should have bigger. But that is enough. Fishing. Guys, ako kami ng malaking isda. Kuha, pero sabi ni Nico, let go daw. Kasi maliit daw ito. Malaki naman. Yeah, that is already big enough. How many meters it should be? Nilikot siya. How many meters is that? Cm. Ile-let go daw ito, guys, sabi ni Nico. Uy, it's so strong. Uy, uy, uy. Ayan, guys, so ang lucky po naman, sabi ni Nico, hindi daw ito pwede kasi dapat 40 cm. Hindi daw ito umabot ng 40 cm. So ibabalik natin yan sa water, guys. Bye-bye! Because this is a viral video, so it's... Uy! Yose on Fuyeta. Hey, pakuha! Kuha yung swimming nga lang! Ang laking isda! Pinakawala! let it grow. Let's see if it's bigger one. It will grow? Yeah! We already got a few fish, guys, and sayang yung iba kasi napakalaki pero kailangan talaga siyang i-let go para tumubo pa sila and ma-catch sila, guys, kapag nasa tamang size na sila or nasa tamang edad na yun sila. Marami dong isda dito pero we got a few. Uy, I think something is biting already. Wait a bit. Wala pala, guys. Grass pala yun. This is tall nita uipi subemas. Ayaw. So, this is not so deep in this area. So, papalitan ni Nico ng another bait. Sobrang calm ng water na ngayon, guys. Kanina is sobrang tawag nito. Sobrang mabalud. Sobrang maalon. Kasi dahil sa mga jet ski, sa mga boats na dumadaan. Pero ngayon, sobrang ganda and sobrang calm na ng water. So, uwi na daw tayo, guys. Kasi mag-alas G's na ng gabi. Are you tired already, Daddy? No,
trabahan mo sa itikip. Fish mean to the extra energy. Oh, if you get fish. Late kayo. Di ka na mabibigyan ng kontrata. Ah, magsasaya na sila ng contract, guys. Oh. Ang mga kapitbahay mo na to. Magdali, madam. Magsaya na sila ng contract, guys. Ano yung signing? Ha? Artista, signing of contract ng artista. Ano, Finland Got Talent? Finland Got Talent pala yun. Dung akala ko. Ano yan sa bahay? Magsaya na si Carlos, guys. May nag-comment pa doon, Carlos, bakit daw mukha mo ang pinapakita ko doon sa live natin? Ha? Sa, baka sumama na daw pakiramdam mo. Baka yun yung ex mo, ha? Ay, dili yun. Hindi mo ex yun? Ay, hindi mo ex yun. Pero yan nga, nagsasign na siya ng ano. Nagsign ka na ng si Elisa. Iba yung sinalihan niya. Beauty pageant niya sa kanya. Tapos na rin yun sa kanya. Andun. Pero kay Carlins, kay Finland Got Talent. Finland Got Talent. Noni? Ala day, mapriso ka na gid anak day. Ikaw dong, ala dong, wala gipirmahan imo dong. Finland Got Talent pa naman yung sayo. Ala, kinakabahan na si Carlos day, oh. Ala ka day. That is your copy. Oh, ito yung bahay ni Elisa na, guys. Yay! Yay! So, maganda na yung apartment ni Elisa, guys. Ay. Yay! Yo. Yeah, leave one here. Yksi hukkuu, niin sitten mulle soittu, niin mä tunnen vaan oven ja saat sitten. Otat yhden vaan siitä. Yeah, take one. Only one. Yay! Noni! Hienosti! Arma mitään hän urita järjestä kaikki, että tämä mä laitan mun sänku, laitan mun tuoli ja kaikki. Hieno. Jee, tapas maganda yung bintana. Muutahan täällä pesikieltä. Jee, ganda niin vai mo dai? Niin. Happy na, happy. Ja kiito sulle myös. Ito na magiging community nila Elisa, guys. Ang ganda. Oh, di ba? Mas maganda dun sa dati nilang tinitirhan. Mas malapit ito sa work nila, guys. Oh, yeah, you are next to Terho. Terho, olikol me to isto, daddy, isn't it? So, kay Carlos, guys, dito sa 12. Yes, meron siyang outside na ano, panglabas na. Oh, pwede ka. Hey, don, kay James Banto, guys. Ito yung freezer mo sa baba. Oh, ayan na. Yan, freezer mo. Tapos dito, yung mga gulay. Mga fruits. Punoot mo yung habiki. Hindi, lagay mo ng itlog, fruits, ano ba, lagay dyan. Storage din siya, organizer. Oh, maganda na yung bahay mo doon. Congrats. Nalinis din siya. Compare dun sa dati mo naturahan. Hindi ko yung ginamit talaga. Hindi, yung kay Elisa, hindi niya talaga ginamit yung cabinet. Kasi sobrang, di ba sira yung dino, nakita ko ngayon. Dapat ngayon i-demolish na yun. Hey guys, good evening sa inyong lahat. It's past 9 o'clock ng gabi dito sa Finland, guys. And medyo maliwanag pa rin naman. It's a little bit gloomy weather today. So kararating ko lang galing ng trabaho. And pagdating ko ng bahay, guys, is nagulat ako sa bitbit ni Nico. Nag-fishing pala sila ni Annika. And tingnan nyo kung ano ang nakuha ni Nico. Tingnan nyo, guys, ang nakuha ni Nico, guys. Napakalaking hauki, guys. Ito yung hauki, guys, na
nabubuhay sa pond. Yan o, sobrang laki. Yung hauki kasi na nakuha namin last time, guys, sa clear water yon, kaya medyo clear din yung color ng kanyang balat. Pero yung hauki na nakukuha sa mga pond or yung mga medyo muddy na area, yeah, it's a very big fish. You and Daddy got a very big fish. Yeah, we'll cook this one tomorrow. Yeah, ito guys, is nakuha ito ni Nico doon sa lake ng friend niya. Pero yung water doon is medyo muddy, kaya ganito yung color niya. As in, oh my God! Ang bigat nito guys, this is about more than or almost 2 kilos siguro ito. Ang laki! Galing pa to siya nagtrabaho guys kasi nag-fill ng mga firewood. Pero nagpunta sila ng lake ni Nico. Ayan ito nakuha ni Nico guys. Oh my God, ang laki ya. It's actually not very dark. It's like dark orange in color. Yo. Sent it. Wow! It has like nails. Yeah. You don't want to put your it's very sharp. Finger there. Oh my God. Oh, next. Olcon. Got a very big fish. Nanyo, sobrang laki ng isda. It's so big, Daddy. How many kilos is that? More than 1 kilo, no? No, no. I don't know, maybe 2. It's so big. Hmm. Ooh. Ooh. Amazing. Anika said, like, it's a very big fish. Let's cook it tomorrow. Yes. Hello, Ray, guys. Good morning. Ito na yung isda na nahuli ni Nico kahapon na hauki. Na itim yung color ng kanyang skin. Medyo dark talaga yung color niya kasi yung water daw na dumadaan doon is swamp water papunta doon sa lake. Kaya medyo dark. So, kinaliskisan na ito ni Nico, guys. So, na-portion ko na rin. Since hindi namin ito mauubos lahat-lahat. Masyadong malaki yung isda na nakuha niya kahapon. And we're so blessed, guys, kasi libre ito. So, ito is ipoportion ko into 2. Tapos, yung isang portion is lulutuin ko today. So, ipapan-fry ko lang siya, guys, gamit ng butter and oil. Tapos, asin. Yun lang. So, ito yung magiging ulam namin today for the lunch. So, yung isang portion, guys, since 10 slices ito na makakapal, tago 1 inch yung kapal niya, guys, is ilalagay ko to sa freezer para maluto namin to later. So, hindi naman to masisira kasi sa freezer man, guys. Ayan. Para meron tayong isda pagdating ng winter. Sabi ko kay Nico mag-fishing pa siya. And kahit hindi ko sabihin, mag-fishing talaga siya, guys, kasi na-addict na siya dyan sa fishing. Kasi nung bata pa si Nico, guys, nag-fishing talaga yun siya kasama yung parents niya, tsaka yung mga lolo niya. Pero ngayon lang na tumanda ulit na nagkaroon siya ng interest. Kasi yung niya talaga is hunting talaga sa forest with dogs. And since wala pa namang hunting season, so hindi na muna siya mag-hunting doon. And later pa pagdating ng hunting season, guys. So itong 5, yan yung pirpituhin ko. Lalagyan natin ng butter para mas masarap. Hey guys, good noon sa inyong lahat. So magluluto tayo ng lunch. So yung lulutuin natin na lunch is itong steak, guys. Na karne ito ng beef yata ito. Yeah, now done.
So, galing ito sa Hobby Key. And meron din ako dito yung Yauheli Happy Hivit. Ito. Giniling ito, guys, na para siyang ginawang steak size. Tapos, meron tayong mga isda dito, guys. Ito yung mga isda na nanggaling sa lake kahapon. Pagka dating namin ang bahay, si Nico is umalis ulit. Pumunta siya sa lake, malapit dito sa amin. And nakakuha siya nitong Hauki. So, ang gagawin ko dito, guys, is sasabawan ko ito. The same ito na isda na nakuha namin or na huling namin doon sa Ranwa nung nagpunta kami ng Lapland. And meron ako ditong mga gulay na pwede ko rin gamitin na pansahog dito sa aking sabaw. Ito yung mga gulay na gagamitin ko, guys, sa pasabaw natin. Konti lang kasi konti lang din ang meron kami sa bahay. But at least, di ba, meron. So, lahat ng ito na gulay is nanggaling ito sa Javikir Wakapayka. Ito yung, tawag nito, tanglad. Nilagay ko to sa freezer, yung ginger. Meron tayong peppers, tapos yung pak choy, nanggaling din yan lahat sa Javikir. Tapos itong isda natin, guys, nanggaling sa lake. Diyan malapit sa amin. And nakatch ito ni Nico kagabi. And nalinis niya na. Ito, guys, is kinaliskisan ito ni Nico. And since kinaliskisan niya, I was thinking na gawin na talaga siyang sabaw kasi sobrang tagal ko nang hindi nakakain ng sinabawang isda, guys. So, magsasabaw tayo nito. Actually, dalawang klase ito na isda. Ang mga fins kasi, ayaw kasi talaga nila na kinakain yung balat ng isda, guys. Kaya, itong malaki hauki ito. Malaki ito siya, guys, na nakuha ni Nico. And ito is yung ahaven. So, ganito yung ahaven dito, guys. Tinatanggal talaga nila yung balat, pati yung ulo, pati yung buntot. Pero, pag ako ang naglinis nito, wala na, diretso na. Pero pag si Nico ang naglinis, guys, ganyan talaga. Tatanggalin niya talaga yung balat. Itong hauki naman is, ang yung balat niya is andyaan pa. And sobrang nipis ng balat nito. Pero yung scales nito, guys, is kinaliskisan nito ni Nico. Tinanggal niya. Kasi masyadong makapal yun and ayaw yun kainin din ng mga fins. Kaya nung isda na kinain namin doon sa Ranwa, tinanggal din talaga lahat ni Nico yung balat, guys, habang kinakain niya. Kasi ayaw niya talaga kainin yung balat din. Masyadong makapal siya, guys. But yeah, itong hauki, guys, is merong minimum size na pwedeng i-catch. And kapag hindi siya pumasa doon, is kailangan mo siyang ibalik sa lake para tumubo ulit. Yay! Ito na yung aming sabaw, guys. Tingnan nyo naman. Lamia, uy. Parang siyang lapu-lapu na ewan. Isda sa bato. Ang sarap, guys. Mga unta ninyo. Uy, kalamiani. Mga unta. Mga unta.